Happy New Year! 2021 na po ngayon. Meron po ba kayong mga New Year's resolution ngayong taon? Ako, meron na. Ayan. Pero sa akin na lang yun. About sa trash. Trash. Joke, joke. Ayun po mga beshi. Alam niyo po ba yung content natin ngayon? Tungkol po sa... Hindi naman po ako mangangaral. Kasi bawal po sa Biblia ang mangaral ang babae. Kahit may mga nalalaman po tayo tungkol sa Biblia, kasi ako talaga nagbabasa ako ng Biblia. Pero nakasaad kasi dito na bawal mangaral ang babae. Opo, talagang bawal. Kasi tayo, mababa tayo sa, lalaki po talaga ang kailangan mangaral. About po sa Biblia. At saka, ang topic natin ngayon, dapat pa tayong maniwala sa mga taong hindi naman lubusan alam ang Biblia. Kumbaga, hindi nila alam, mababaw yung kaalaman nila sa Biblia. Nako, iwas po tayo sa mga ganyan, mga besh. Kasi, maliligaw tayo. Ililigaw nila tayo. Marami na pong mga naliligaw. Kasi, hindi nagbabasa ng Biblia. Nakikinig lang sa mga pare, pastor, ganyan. Kung ano yung sabihin nila, yun lang yun. Kasi nga hindi sila nagbabasa ng Biblia. Yun po yung mga naliligaw ng landas. Nakalagay po dito na bawal mangaral ang nakalagay, basta nakalagay dito yung tawag doon, dagdag bawas. Once na madagdagan or mabawasan tong sinasabi ng Biblia, naku, nakakapangilabot na kasalanan na po yun. Halimbawa, mangangaral sila, tapos idadagdagan nila, babawasan nila. Malaking ano po yun, kasalanan yun, yung dagdag bawas sa Biblia. Hindi po pinairal ni Jesus yung ganun. Yung mga apostol niya, nagsusulat nito. Ang nagsulat po nito, yung lumang tipan, panahon ni Abraham, ni Moises, nakasaad dito. Hanggang ngayon, umiiral po ang baang, ito, bagong tipan eh. New Testament. Hanggang ngayon umiiral to kasi ginagabayan to ng Espiritu ng Panginoon para sa susunod na generation, andito pa rin to. Kaya to andito para basahin natin, hindi para makinig lang sa mga pastor-pastoran. Kasi nakalagay din dito, kung hindi nyo po alam, ako sasabihin ko po sa inyo, pagdating ng wakas, sasabihin ng mga tao yung tatapon na sila sa apoy, sa impyerno. Sabihin, bakit po, nangaral, sabihin nila. Diyos ko, Diyos ko. Nangaral naman po kami ng salita ng Diyos. Ayun. Basta nangaral kami, tapos nagpaalis kami ng mga demonyo. Kumbaga, ginamit nila yung salitang Kristo, ni Jesu Kristo, para yun, para mangaral nga sila. Pero ang hindi nila alam, wala silang alam sa katotohanan. Nangangaral sila pero wala silang alam sa katotohanan. Marami pong relihiyon na ganyan. Ang sagot ng Panginoon, mga lapastangan, hindi ko kayo kilala. Kailanman. Ibig sabihin, yung mga ginagamit ang salitang Heso Kristo, hindi, sa ngayon, nasa panahon natin ngayon, ang dami pong relihiyon ngayon, kung ano-anong mga relihiyon yan. Magbabanggit na po ako ah. Katoliko, ayan, kay Kibuloy. Kay Kibuloy naman, katawa-tawa siya dahil siya daw si Jesus, tama, siya daw ang anak ng ama, si Jesus Kristo. Tapos ang ama, Kibuloy. Oo. Basta siya daw yung may-ari ng mundo, katawa-tawa na ako. Ang laking impact niyan sa Panginoon. Ang laking kasalanan niyan. Di ba? Tapos yung mga ang daming mga iglesia, iglesia ni Cristo, ayan, iglesia ni Manalo, yung mga katoliko, ano pa ba, mga born again, ayan, mababaw ang mga kaalaman nila. Hindi nila kasi alam yung, kasi ang pagbabasa ng Biblia, malalim to eh. May mga malalalim na part, may mga mabababaw na part. Pero wala lang akong masasabi sa born again. Kulang lang yung kaalaman nila. Kulang lang yung pagsasaliksik nila. Kasi hindi naman sila sumasampa sa Diyos-Diyosan. Ayan, yun lang kagandahan sa born again. Pero, basta mababaw yung kaalaman nila eh. Masama din yun.
masama rin tayong maniwala sa mga sinasabi nila kasi ayun nga, hindi naman nila saliksik ang Biblia. Pero nangangaral sila. Yung po yung ano doon. Kasi nakapag-ano na rin po ako ng ano eh, yung born again. Okay naman, pero meron silang mga turo na kababawan. Ayun, kababawan. Tapos sa basta nako, ang dami-dami na pong taong mga naliligaw kasi hindi nagbabasa ng Biblia. Ayan, ang maipapayo ko lang po mga beshi, huwag tayong maniniwala sa mga bulaang propeta. Kasi ang dami-dami talagang mga bulaang propeta. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, maano ka, mahuhulog ka sa hukay nila. Diba? Halimbawa, isang bulag yung umaakay sa'yo. Kasi mga bulaan sila, mga bulag sila sa katotohanan. Oo, bulag ang umaakay sa'yo. Eh, bulag ka din. Nagpapaakay ka sa isang bulag. Isa ng hantungan nyo, di ba? Malalaglag kayo. Malalaglag kayo sa hukay. Kaya, basa-basa din tayo mga beshi. Kasi ano na ngayon? Ako, malapit ang dumating si Jesus. Kaya kung hanggang ngayon, eh, naniniwala pa rin tayo sa mga sabi-sabi ng mga ating mga preacher dyan. Ako, gumising na po kayo sa katotohanan. At saka, ang Katoliko, anyong tao, anyong hayop, anyong isda, sasambahin nila yan, may masamba lang sila. Diba? Doon nagagalit ang Panginoon sa mga ganun, may maisamba lang. Diba? Nakalagay dito, naghihinagpis ang Panginoon kasi kahit anong proof niya na katibayan na ako ang Panginoon, ako ang dapat yung sambahin. Kaya lang kukulit talaga ng mga tao, ayaw nilang maniwala. Ang daming ayaw maniwala ng mga panahon ni Jesus Christ, Panginoon ng Ama yon bago ni Jesus Kristo. Tapos nung dumating na si Jesus Kristo, edi siya na nga yung anak, di ba? Siya na yung nagtuturo mismo. Kumuha siya rito sa lupa. Siya na yung mismo nagtuturo. Kumuha siya ng mga alagad-alagad niya para mapalaganap niya sa buong mundo yung inuutos ng kanyang Ama. Hindi pa rin, yung iba matitigas talaga ang ulo, hindi pa rin mga naniniwala. Tapos, minsan, dumaan daw si Jesus Christ sa simbahan na yun, papatuloy natin yung mga Diyos-Diyosan. Nagalit si Jesus kasi ang daming mga ribulto doon. Kung ano-ano mga ribultong mga nandun, pinasasipa niya. Ang daming mga nagbebentahan. Ayaw niya ng mga ganun, yung ginawang parang market, yung bahay sambahan nila kasi pambabastos daw yun. Kumbaga walang nakalagay doon sa sambahan nila noon kundi espiritu ng Panginoon. Andun yung espiritu ng Panginoon, walang revolto doon, wala kahit ano, kasi nakalagay dito sa Biblia huwag daw gagawa ng kahit anong anyo na para sambahin anyo dito sa lupa, sa dagat o sa langit. Talagang nakalagay dito, huwag daw gagawa ng anyo. Kung ano nakikita natin sa langit tulad ng anghel. Ano ba yung mga nasa langit, diba? Anghel, ama, anak. Yan mga yan, diba? Yung iba pa nga, diba? Ano ba yung si Saint Pio? Si Saint Pio, minsan ako nakita ko sa simbahan kasi may mga friend-friend din ako, diba? Sumasamba sila doon sa simbahan na nakalagay Saint Pio. Diba? Tapos yung santo na daw na yun, napapagaling daw siya. Kasi may ributo siyang nakaganyan. Ililehan niya daw yung kamay mo. Ang daming mga tao, gumaganyan sa kanya. Oh. Parang nagpapalay hands. Ang daming naniniwala sa santo na yun. Diba? Sabihin nila hindi sila sumasamba doon. Lumuluhod sila doon. Tapos ipinupunas-punasan nila, gagaling daw sila. Ayaw nilang aminin na sumasamba sila sa tao, sumasamba sila sa Diyos-Diyosa. Yung mga beshi, pag kayo naniwala talaga, patuloy pa rin kayong maniniwala sa mga ganyan, mahuhulog kayo sa hukay. Isip-isip na tayo mga beshi, hindi tayo pabata, patanda tayo. Taon-taon tayong may mga nalalaman, pero yung mga nalalaman natin, kung isisentabi natin yun at hindi natin ipapa-grow up, continuous tayo sa level na yun, ay walang mangyayari. Parang sabi ng Panginoon, andyan na nga oh. Diba? Basahin mo na lang yung Biblia para hindi kayo maloko. Kaya please mga kababayan ko, ano po na muna tayo, isang tabi muna natin yung mga old coins. Yan.
magbasa-basa na po muna tayo. Kung marami lang akong pera, no, magbibigay din ako ng Biblia. Kung sino magre-request, Biblia ang ibibigay ko, siguradihin lang nila na babasahin nila. Meron nga pala akong nabigyan sa isang katrabahuhan ko na gusto rin yung nagbabasa ng Biblia. Ay, mga time na yun, may dala akong Biblia. Tapos wala siyang Biblia. Naibigay ko sa kanya. Alam ko, kung napapanood mo ako ngayon, Alvin ang name niya, Alvin. Nakalimutan ko lang yung name, yung surname niya. Sana papatuloy mo yung pagbabasa ng Biblia. At kung ano man ang problema mo, si Lord ang nakakaalam nun. Siya lang ang tutulong sa atin. Ayan. Shout out sa'yo. Sana napapanood mo yung vlogs ko. Nagkatrabahuan ko siya eh. Ayan. Yun po na ko, ang dami natin malalaman sa Biblia. Tulad ng sa iglesia, i-reveal ko po yung iglesia. Minsan nag-ano ako dyan, tawag doon, doctrine na ba ang tawag doon? Pero hindi ko ipinagpatuloy kasi again sa Biblia yung mga sinasabi nila. Wala sa Biblia. Una-una ginawa nilang tao sa Jesus. Hindi daw siya, oo, anak siya ng Ama. Pero tao siya. Hindi, nagkatawang tao si Jesus. Doon pa lang sa point na yun, anong-ano na sila sa Biblia. Porque meron silang nakita rito na akong tao, lagi nilang sinasabi sa iglesia, akong tao na si Jesus. Yun ang lagi nila kababawat nga, di ba? Yun ang fruit nila. Ewan ko anong version.